And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. A country that, in almost every sense, is you. Now imagine what you and government can achieve together. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Magandang hapon po mga kabayan. Welcome po muli sa ating latest update sa LRT1 Cavite Extension, na kung saan ito yung pinakadulo nito mga kabayan, itong Roosevelt at Baclaran, no? At ngayon po, dudugtungan po ito ng 8 station at partial operation po ang 5 station mula Baclaran hanggang Dr. E. Santos Station sa may Sucat, Paranaque. Ito po yung may habang 11.7 kilometers mahabayan mula dito sa may Baclaran hanggang doon po sa Niug, Cavite po, no? And makita po natin sa ating mapa mga kabayan. And napakalaking good news po ito sa ating mga kababayan rito, no? Malapit sa mga istasyon na pagbubuksan, no? Malaking tulong po ito mga kabayan sa mga kababayan natin yung nagko-commute dito sa area, no? Iwas traffic na rin po ito mga kabayan kapag ito ay operational na next year. Kaya konting test na lamang po, magamit na po ito susunod na taon, sabi po ni DOTR Secretary, no? 2024 second quarter or last quarter. Ngayon po mga kabayan, ito po yung likod na side sa Redemptor Station at ito naman po yung harap. Ayan, no? Ito yung harap na kung saan ay kaharap po ito sa Baclaran Church, na kung saan napakalaking good news. Mayroon na rin pong, ayan, nasa araw natin. Yan na po yung foot bridge, no? Napatawid dito sa Baclaran Church and also dito sa station ng LRT. Ganon, sana all. Isang malaking good news pa po mga kabayan. At yung doon mismo sa Dr. E. Santos Station mga kabayan ay nag-start na rin po silang maglatag ng bubong. Yun po ay napakalaking good news nito. Paspasa na rin po yung trabaho rito na area. At yung mismong elevator, yung kulay white na pintura na yan, yan na po yung elevator mga kabayan. Kahit PWD, mga matatanda, ano, pwedeng sumakay, mga buntis, dahil mayroon po siyang elevator. Brand new yan mga kabayan, no? Sana po lahat ng station ng LRT at MRT mayroong elevator service, no? Ayan na po yung footbridge mga bayan nung mga nakaraang buwan ating update, last 2 weeks pala ay poste pa lang ng footbridge na yan, no? Kulay gray na yan ang nailagay dyan, no? Na kung saan sinasara po yung isang lane dyan, no? Nung paglagay ng mga footbridge na yan. So sa ngayon ay mayroon na po, nakahanda na rin po yan mga bayan. Ayan po sa right side natin yung isang fast food dyan. Sa likod na yan, dyan na po yung church ng Baclaran, yung mga miris sa Saklolo. At sa tapat ng Baclaran Church, ayan na po yung station ng Redemptor Station, unang station sa LRT1 extension going to Cavite, no? Ayan na po yung bubong. Ay tawid na po yung mismong footbridge, no? Ayan po yung station. Kulang na lang dyan ay lalatagan na rin ng bubong. At ngayon po,
Punti na lamang po yung kulang dito at dito sa kabilang side para makita naman ninyo. Ayan po yung kabilang side, no? Ayan na po yung mga dambuhalang crane dyan. Siya po yung naglalatag ng port bridge dyan, patawid doon sa station. Talagang napaka ganda nito. Malaking tulong po ito sa mga kabayan natin. Lipat po tayo rito mga kabayan sa mismong Ninoy Aquino Station na kung saan itong mga poste na yan nung nakaraang update natin rito ay wala pa pong power line. So sa ngayon ay mayroon na po, nalagyan na po ng power line, no? Ito na po yung purma ng Ninoy Aquino Station na kung saan napakarami pong ayaw ng pangalan na yan, no? Eh, wala po tayong magawa. Yun po ang kagustuhan ng management ng LRNC. Ayan po mga kabayan, elevator din po yan sa kabilang side po ito, no, ng Ninoy Aquino Station. Both side po, mayroon po yung elevator mga kabayan. Kaya napaka, kahit mga lula, lolo, hirap sa paglakad, mga PWD, naka-wheelchair, mga buntis, pwede po siyang sumakay rito sa LRT1 Cavite Extension. Dahil bago pa lang po, sana po ay tuloy-tuloy. Elevator na yan, nasa harapan natin ay medyo hindi pa tapos, no? Naunahan po sila sa doon sa Redentor Station na kung saan itong Mia Station mga kabayan, ito po yung unang naggawa ng station dito sa extension ng LRT na kung saan yung halos dalawang buwan pagkita, no? Ang nauna silang paggawa rito. Pero naunahan pa sila matapos doon sa Redentor Station kung saan may pintura na rin po yung elevator doon. Napakabilis yung pagtrabaho doon kung iba man yung contractor doon sa Redentor Station. Ayan po mga bayan, yung port bridge na tinuro natin. Ayan na po ay nakabang na rin po yan, dati-rati pa po. Patawid doon sa Barangay Tambo at dito side ng saan tayo nakatayo.